London. Yes, Jun, patuloy nga nagpapagaling sa ospital itong comics illustrator na si Tony De Zuniga matapos sa ma-stroke at dapuan ng pneumonia. Jun, inalis na ang respiratory support na nakakabit sa 70 taong gulang na si Tony De Zuniga. Stable na raw ang kondisyon nito ayon sa kanyang may bahay, pero under observation pa rin sa loob ng 24 oras kung kaya na niyang huminga nang walang tulong ng respirator. If not, lalagyan siya ng butas sa throat, yung ano, lalagyan ng track. Then, para makakahinga siya kasi ang naging problema nga yung paghinga din on top of dun sa heart niya. April 10 nang ma-stroke si De Zuniga at kasalukuyang naka-confine ngayon sa Las Piñas Doctors General Hospital, June. Binabantayang mabuti ng mga doktor ang pagdurugo sa kanyang utak. Umaapila ng suporta at tulong ang kanyang pamilya dahil na rin sa malaking bayarin sa ospital. Wala kaming insurance dito sa Pilipinas. Kaya everything is paid for in cash. Na ano, although nagamit na namin credit cards at saka ano, then families, pero talagang ang taas din. Ang mga gamot kasi is very expensive what he had. Nakilala si De Zuniga bilang kauna-unahang Pilipino na gumawa ng mga legendary characters sa DC at Marvel Comics na nakilala sa buong mundo tulad ni Jonah Hex, Batman, Superman, Supergirl, Ghost Rider, RoboCop at Spider-Man. Noong August 2007, June, kinilala ng United States Postal Service ang isa sa kanyang mga likha na Spider-Woman. Kalaunan, napasama ito sa Marvel Superhero Stamp Collection. Nagtapos si De Zuniga ng kursong Commercial Arts sa University of Santo Tomas. Yan ang mainit na balita mula rito sa Las Piñas City. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Dante Perelio.